Narito po si Pastor Ed Lapis sa Mensaheng Pinamagatang. Pergamum, Laxity. Apokalipsis 2:12-17. To the angel of the church in Pergamum write the words of him who has the sharp two-edged sword. I know where you dwell, where Satan's throne is. You hold fast my name and you did not deny my faith even the days of Antipas, my witness, my faithful one, who was killed among you where Satan dwells. But I have a few things against you. You have some who hold the teachings of Balaam, who thought Balak to put a stumbling block before the sons of Israel, that they might eat food sacrificed to idols and practice immorality. So you also have some who hold the teachings of the Nicolaitans. Repent then. If not, I will come to you soon and war against them with the sword of my mouth. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who conquers, I will give some of the hidden manna, and I will give him a white stone with a new name written on the stone, which no one knows except him who receives it. Ito po ang sulat sa iglesia doon sa Smyrna. And the sin of the church was laxity. What is laxity? The dictionary defines it that to be lax is to be deficient in firmness, to be negligent, pagkukulang sa pagiging matitag, sa pagiging malinaw, at sa pagiging, ito naman ay ikasobrahan, sa pagiging pabaya. Ibig sabihin, hindi po tayo matigas to the point na kahit itulak tayo, kahit saan tayo dalhin, tayo sumusunod. And this should not be the character of a Christian, and this should not be the character of the church. Who was the sender of the letter to the Pergamum? Napakalinaw po at ipinakilala agad ng Panginoon kung sino ang may padala ng sulat. Siya na Diyos. They are the words of him who has the sharp, double-edged sword. Kung ating pong tutunghayan yung paggamit ng espada, karamihan ng paggamit yan sa Bible, ito po ay isang pahiwatig, isang symbol of the Word of God, the Word which is truth. And so sabi, ito ay padala noong siyang mayroong doble ang talim na tabako, espada. And the Word of the Lord is like a two-edged sword. The sender is God who has the double-edged sword, which may symbolize the truth or the word of truth. At sabi po dyan sa verse 13, alam ko kung saan ka nakatira. Ito pa tinutukoy yung church sa Pergamum. You live where Satan has his throne. Napakaganda po ng pagkakakilala ng Panginoon at alam na alam niya kung nasaan ang church ng Pergamum. Sabi niya, kayo'y nakatira kung saan naroon ang luklukan ni Satanas. Pergamum was an ancient capital of the empire. Today, yan po yung tinatawag natin na Bergama, which is also in Turkey. By the way, the seven churches of Asia are all, or were all, in Turkey. And these seven churches were true and real churches, and then they also now represent, as many Bible scholars read it, the seven church, which means the perfection, all of the true churches of the Lord. At bakit tinawag na ang city na yan, ang Pergamum, is where Satan had his throne? Because it was from that city that the emperor ruled, and there was widespread emperor worship. The city was full of idolatry. Punong-puno sila ng pagsamba sa mga diyos-diyosan, punong-puno ng kasalanan, ang lungsod na ito. Kaya sinabi ng Panginoon, ikaw na mga aking iglesia sa Pergamum, alam ko kung ikay nasaan. Doon ka naroon kung saan nakaluklok si Satanas. In other words, it was a very difficult place to be in. Isang napakahirap na lugar para ang church ay mapalagay doon, subalit yun ang pinakatamang lugar para sa isang church where Satan is, so that we can assault the gates of hell. Pergamum was a worldly, idolatrous, sinful, immoral city, just like our very own Manila. Meron kayang description yung Pergamum na hindi aangkop sa ating lungsod at sa lahat ng mga malalaking lungsod ngayon sa daigdig?
Marami pong mga mananampalataya tulad ng church at Pergamum noong araw. Ngayon ay nakatira where Satan is. We live in a city that we may also call Pergamum, where there is widespread idolatry, where there is wanton sinlessness, where there is careless abandon for all morals, and where people break the law of the Lord day and night. At marami pa po sa mga Kristiyano ngayon nakatira sa mga mumunting version ng Pergamum. Nakatira kayo sa isang tahanan na kayo lang ang mananampalataya at naliligid kayo ng mga kamag-anak na walang ginawa kundi libakin nila ang Diyos, kundi libakin nila kayo, maaaring ang inyong church where you belong. There are many Christians now who live among friends that are non-Christians that continuously live in immorality, in drunkenness, in viciousness, in licentiousness. Marami mga Christian ngayon nagtatrabaho sa mga pabrika, sa mga opisina, sa mga tanggapan na napakaraming kasalanan na nangyayari, mga under-the-table deals, shady deals, immoral transactions. Marami po mga Christians ngayon are surrounded sa kanilang paligid, sa harap, sa likod, sa kanilang matagiliran ng kasalanan. At tulad din ng Church of Pergamum, sabi ng Panginoon, I know where you are. It gives us a great comfort that though the church was surrounded by evil, that though now the people of the Lord are surrounded by evil, the Lord has said, and I like to hear Him continue saying it, I know where you are. At kung alam ng Panginoon kung nasaan tayo, kung sa gayon, kasama natin siya. Napakabigat nga naman ng laban, napakatibay ng kaaway, and the church was there in the city of Satan, but the Lord knew that the church was there, and the Lord said, I will never leave you. I will never forsake you. What were Pergamum's outstanding traits? Ano ang mga kahanga-hanga sa church na ito? Sabi sa verse 13, yet you remain true to my name. Sa kabila ng lahat na nandyan kayo sa isang napakamapanganib na lungsod at nandyan kayo sa isang syudad na punong-puno ng kasalanan na natili kayo bilang isang buong iglesia na tapat sa aking pangalan. Hindi po madaling gawin yan. Madaling magpakabanal at madaling maging makadiyos kung nakapaligid sa atin ay mga taong yun ang inaasahan na gagawin natin at magiging kilos natin. Subalit kung naliligiran tayo ng mga tao na walang ginawa kundi labagin nila ang kalooban ng Panginoon. Mga tao na walang ginawa kundi tayo man ay yayain nila na labagin ang kalooban ng Panginoon, hindi madali na maging makadiyos. At sabi ng Panginoon sa kanila, you remain true to my name. Yan po ang pinuri ng Panginoon sa church at Pergamum. At sabi niya, hindi mo kailanman itinanggi o itinatwa ang aking pangalan. Maging doon sa mga mahihirap na panahon na dumating ang mga pagsubok at maging si Antipas ay namatay para sa aking pangalan. Si Antipas po ang kinikilala at tinatayang unang-unang Asian martyr for the faith. Siya po ang kauna-unahang tao sa Asia na namatay para sa pananampalataya sa Panginoong Jesus. According to tradition, he was roasted to death slowly during the reign of the Emperor Domitian. Dahan-dahan po siyang inilitsyon. Siya ay niluto ng dahan-dahang pagpasok hanggang siya ay binawian ng buhay. At sabi ng Panginoon, maging sa panahon niya, na maraming naging katulad niya, kayo ay naging tapat sa akin. At yan ay hindi ko kailanman nalingid sa aking kaalaman at hindi ko kailanman nalimutan o malilimutan. Kahanga-hanga na quality of a church. To remain true to the Lord when it is not popular to be true to the Lord. To remain standing fast to what is true and what is good and what is noble and holy when it is not the trend, when it is not the norm. In fact, it is against popular will and the tide of public opinion. Napakaganda ng pinuri ng Panginoon sa kanila. Subalit, sabi ng Panginoon, mayroon akong mga bagay na laban sa inyo. There are things that I have against you. Sabi niya sa verses 14 and 15, nevertheless, I have a few things against you. Mayroon kayong mga tao na sumusunod at naniniwala
sa mga teachings ni Balaam. At sino ba itong si Balaam na ito? Balaam was supposed to be a prophet. He was supposed to be a godly man in the Old Testament. At meron pong kalaban ng Israel, si Balak, hari ng mga kalaban ng Israel. At ito namang pinaka-propetang ito ng Israel ay kinakausap ni Balak at sabi niya, alam mo, babayaran kita ng malaki, isumpa mo, murahin mo, curse the people of Israel so that the blessing of God may be withdrawn from them. Nagkamali po itong si Balak, akala niya ang power ay nandun sa prophet. Na pagka yung prophet ipinag-pray niya ang isang bansa, eh, totoo nga naman at pinagpapala ng Panginoon. Pero pagka binigyan niya ng sumpa at isinumpa niya ang bansang yun, ay mawawala nga ang pagpapala ng Panginoon. Yun ang kanyang akala. At tatlong beses na nagtangka itong si Balaam na sumpain ang Israel sapagkat siya'y binabayaran. Subalit, ting magtatangka siyang susumpa, ang lumalabas sa kanyang bibig ay pagpapala para sa Israel. Kanya, ano ba yan? Kaya siguro nagkakabawian ng bayad, attempt na naman. Isusumpa na naman niya ang bayang Israel, ang lalabas na naman ay mga pagpapala. Hindi naman yung tao talaga ang dahilan eh. Hindi naman kung ipinag-pray ka ng taong yan eh, pagpapalain ka. Pinagpapala ka dahil ipinag-pray ka ng taong yan according to God's will. Subalit pag pinag-pray na niya is against God's will, the blessing, of course, will continue to the person that the Lord wants to be blessed. Yun naman eh, messenger lamang, hindi siya ang pinagmumulan ng tunay na mensahe. Siya'y tagadala lamang. Kung kaya naman, itong si Balaam ay nag-isip ng ibang paraan. Sabi niya, alam ko na kung paano mawawala ang blessing ng Diyos sa Israel. Sabi niya kay King Balak, tawagin mo lahat ang mga sexy na mga babae sa iyong lupain at akitin ang mga ito. At siguradong sila ay mahuhulog sa iyong bitag. I'm oversimplifying a very epic story. But the point is, that's what they did. At kutakot-takot na mga sexing babae nga naman at mga siguro sexing lalaki rin ang mga pinadala nila sa camps of Israel at ipinain nila dito sa mga taong ito. And true enough, many people fell. Napakarami pong mga tao ang nadapa at nahulog sa kasalanan dahil sa sexual immorality offered by the enemy. At dahil doon, napakarami rin mga Israelites ang nakatanggap ng parusa ng Panginoon. Yan po si Balaam. So anong tinatawag natin ngayon na sabi, eh ang tagal-tagal na noon, libong taon ng pagitan. Ano naman ang sabi ngayon na, I have in your church and you have in your church people who hold the teachings of Balaam. The sins of Pergamum, at gusto ko po tingnan natin ang ating sarili dito. Because when the Lord speaks to Pergamum, He speaks to us as well. The sin of Pergamum was tolerating people, especially tolerating people who have influence over other people to teach what the doctrines of Balaam was. And that one is to compromise with the enemy. Makipagmabutihan, makipagmagandahan ng turing sa kaaway. And using privileged position for personal gain. Isa pong malaking pagkakamali ng isang iglesia at isang malaking pagkakamali ng mga tao sa loob po ng iglesia ng Panginoon ang makipagmabutihan sa kaaway ng Panginoon. Hindi sinasabing huwag tayong gumawa ng mabuti sa mga tao wala pa sa Panginoon. Subalit para makipagmabutihan tayo kay Satan by doing his bidding at nagpapagamit tayo sa kanya para patirin ang ating mga kapatid sa loob ng church, that is Balaamism, kung matatawag natin yung school of thought na yon na ganun. Napakalungkot pong isipin na ngayon, marami mga Christians, laging sinasabi kay Satan, oh sige, heto ako, gamitin mo ako para may mga madapa sa church. Siguro hindi natin tahasan at diretsyohan sinasabi yun. Pero oras na nagpapaggamit tayo para meron tayong mga kapatiran na matisod, magkamali, magkasala, tayo ay sumusunod sa teachings ni Balaam. O sige, bayaan na lang na yung ugali ko ay maraming matisod. Bayaan mo sila, kasalanan nila, ay natitisod sila. Merong mga tao pupunta na nga sa church, ang mga suot pa, sobrang mga kaakit-akit, na tuloy yung mga gusto magpunta sa church para magpakabadal ay lalo pang nagkasala. That's Balaamism. Ginagamit natin ang ating sarili at ipinagagamit natin ang ating sarili para maging messenger of Satan to lead other people to sin.
Eh, yung ba namang magbibihis ka na to the point na naakit na sa'yo lahat ng taong nakakita sa'yo, eh hindi ba ka nagiging kasangkapan ni Satanas ang iyong katawan? And of course, it happens all the time. That's why many people have always been trying to be conservative in their dressing, especially if they go to church. Eh, bakit ka nga naman mananamit nung wala ka lang nailihim, pati nunal mo ay nabakat na? Aba, talagang may mga damit ngayon na ganyan at wala nang nailihim. Ano bang gusto? Ba't hindi nalang maghubad? At nang huwag mahirapan, totally yun yata ang gusto, mang-akit. And there are many Christians that use their bodies as instruments of evil. Ang mga neckline na hanggang pusod na, mga slit na hanggang kilikili, maghubad na lang at nang madalian na. At nang malaman na natin, diretsahan na, sabihin mo na, sino ba talaga ang gusto kong papurihan sa aking katawan, ang Panginoong Diyos ba o si Satanas? And the Lord, through Paul, reminded us that our body is the temple of the Holy Spirit. Sabi niya, you are not your own. You were bought with a price. So glorify God in your bodies. Bumabalik na naman ngayon ang miniskirt. Alam nyo eh, we were already around nung unang uso niyang miniskirt na yan. Na ang mga damit ng mga babae mula baywang ay isang dangkal lang pababa. Aba, siguro marami sa inyong umabot niyan. At yung iba, maarte. Matapos mag-miniskirt, may mga dalang pamaypay para tatakip-takip. At kutakot-takot na jeep noon na nagkakabundul-bundulan dahil ang mga driver ay walang ginawa kundi tingnan yung salamin dahil ang mga babae nga naman doon sa kanyang sakay ay puro naka-miniskirt. Ginagawa ng mga driver eh, preno ng preno para mga babae naman eh, ganyan ng ganyan at nang lalog makita. Eh ngayon, uso na naman, umuuso na naman yan. Mga Christians, tatandaan ninyo, anything that suggests the misuse of our body for sexual arousal of another person is evil. Liban na lang asawa ninyo yun. So, ang mga Kristiyano, dapat disente ang pananamit, lalo magwo-worship. Hindi mo malaman kung gusto mag-burlesque o gusto magpakabanal. And yet, among Christians, nangyayari pa rin. At ang kasalanan ng isang church, eh yan ay tolerated. So, broad-minded naman kami, okay lang yan. Hindi yan okay. There are churches that would like, oh sige, para marami tayong member, kahit anong damit, sige, pasok kayo ng pasok dito. And that was the sin of Pergamum, Balaamism. Allowing people to influence other people to commit sins. They were promoting sexual immorality. And even now in the church it happens. There are many Christians today and many Christian churches today that are very lax about immorality. Gusto nilang masabing sila'y broad-minded, sila'y modern, that they are governed by the new morality. Brothers and sisters, new morality is nothing but the old immorality. Yun lang yun. Kaya ngayon, hindi ko mo nakakailang asawa na halimbawa isang artista ay pwede na rin gawin ng lahat ng tao. Pero alam naman sa ating bayan, dinadakila at iniidolo ang mga artista, kaya ang mga ginagawa nila mga immoralidad, inuulit at kinukopya ng taong bayan. Nung araw ang mga artista ay inililihim pa nga kung may nobyo at kung may asawa. Ngayon naman, tatlo na ang asawa. Ay pakasal pa rin ang pakasal. At ang buong bayan naman ay nanonood ng mga kasal na yan. At hangang-hanga, ang nakakalungkot, mga Christians pa yata ang kandarapa sa panonood. Hindi itinatanong, nakakailang pakasal na ba itong taong ito? Kahit pa nagpa-divorcio sa Amerika, the Bible is superior to the Constitution of the United States of America. And the Bible said that as long as your husband or wife is alive, you are bound to him. Kahit anong konstitusyon ng kahit anong dakilang bayan ay hindi dapat nating panghawakan at hindi dapat pagbasihan ng morality. Napakadakilang bayan ng Amerika nung araw because of their founding fathers, because of the godliness of the people that founded the nation. But ever since then, they have slidden back and back and back. Pag tinitingnan ko ngayon ang bayan na yan, parang kung babalik ka ng kasaysayan, ay nakikita mo yung the fall of the Roman Empire. Too much immorality. Too much human rights. Meron tayong mga rights, pero meron tayong mga tungkulin. At kung ang mga rights na yan ay nagiging kasalanan na, nagiging dahilan para ang iba ay madapa
hindi na yan right. We must live under the lordship of God who created us. Yung iba ang kanilang policy, live and let live. Hayaan mo sila, trip nila eh, hayaan mo sila. Hindi ganun. In the church, we are guardians of each other. Ako ang iyong konsyensya, late ka yata ngayon sa iyong tungkulin. Dapat ganun, sapagkat kung tayo lang nagbabantay sa ating sarili, napakadali to excuse ourselves. Pero yung mga konsyensya na yan, pag hindi na rin kumibo, sabi mo, huwag na nga akong kumibo, baka mainis sa akin, baka magalit sa akin, eh wala na rin kwenta ang konsyensya na yun. We have to be each other's mirrors of conscience. Na papaalalahanan tayo. Hindi pwedeng hayaan mo siya, trip niya eh. Kung tinuturing natin ang Panginoon na Diyos, meron isang bilin sa atin that we should remind one another. Never mind if we become unpopular, but we've got to do our duties. Yung iba, gustong-gusto nilang masabing sila'y maluwag, sila'y tolerant, sila'y modern. At hindi lamang dyan, at hindi pa dyan tumitigil ang maraming tao sa church in becoming an agent of Satan or of sin. Ano pang nagiging paraan? Mismong mga Christians ang nagiging tempters. Mga mananampalataya na mismo ang nagiging mga tukso. Nakakalungkot, but this is happening. There are many Christians that corrupt even non-Christians. Sila pa yung corruptors. And there are many Christians that corrupt one another. Ayung mga mag-boyfriend, mga mag-girlfriend, they can so easily corrupt each other and misuse each other. Oras na naging na silang very physically close to one another, mamaya nag-iisang anino na, mamaya nagpulupota na, nag-judo na, hindi naman mag-asawa, ginagawa ang mga bagay na hindi dapat ginagawa ng mag-asawa. Hindi ba nakakakilabot yon? Ikaw na Christian, you are corrupting another Christian. And yet it is happening. Sa loob mismo ng church, ang daming nangyayari, mga unwed mothers. Hindi na bali sana masyado natin yan iindahin kung before they became Christians, doon nangyari. Eh hindi, mga Christian na magnobyo, bigla na lang magpapakasal dahil naging pregnant si babae. In the church. And a church that tolerates that is a sinning church like Pergamum. A church that turns its eyes and averts its eyes from these things and look at another way to give privacy to sinners is a sinning church. Huwag na lang tayo mag-church. Gawin na lang natin ang ating pangalan na Association of Bird Watchers. Mabuti pa siguro ganun. Association of Antique Lovers. But we are a church and the Lord is the foundation of the church. Therefore, the moral standards of the Lord must govern the church. And Pergamum was very lax. Meron ng mga parehong may mga asawa ay nagtitinginan pa ng malagkit at nagtutukso-tuksuhan ay tinotolerate pa. Merong mga hiwalay na sa asawa ay itinutukso pa sa iba para ka naman lumigaya. Yan ang mga kasalanan natin eh. Mga tao nagsasabing, may karapatan naman akong lumigaya kahit sandali eh. This is a lie. And if we are going to be deceived individually, that is probably, at some degrees, even understandable. But if as a church, as a body, we tolerate it, we will be like Pergamum. Hindi pwedeng huwag ka nalang kumibo para patuloy silang dumating at umaten. At alam nyo naman ang mga tao, mga tampurista, meron na pagka nasurot at nasaktan ang kanilang mga sensitive parts and sensitive sins ay nagtatampo at ayaw na mag-church. Ang gusto lang yata nila, that's why they go to the church, is to be entertained. Gusto nila yung mga messages na maraming jokes, maraming anecdotes, nakakatawa, nakakaaliw, nakakalibang, pero ayaw nila nung nasasaktan. But whenever the prophet spoke in Israel, masakit ang mga mensahe nila. Dahil paano naman natin itatama yung ating buhay kung ayaw nating masaktan? The Word of God is like a double-edged sword. At dyan din naman natin nalalaman kung sino ang tunay na mananampalataya at sino ang malaguna sa kanyang pananampalataya. Na habang nasasaktan tayo pag pinaaalalahanan, ay lalo naman tayong lumalapit sa Panginoon. Sapagkat yun ang tamang mangyari. Kung nagtatampo ka dahil hindi mo gusto ang iyong narinig, you are looking for entertainment. Don't go to church, go to a movie house. But a church is a hospital.
And in a hospital, it may be painful to disinfect. It may be painful to do surgical procedures. It may be painful to administer medical attention. But that is the role of a hospital. And that is the role of a church. Hindi tayo dapat magpadala sa nangyayari sa paligid. The church is the salt of the earth. Dapat yung ating alat, yung ating lasa ang lumalabas patungo sa mga tao at tayo ang nakaka-influensya sa kanila. Hindi yung tao at yung kasalanan ang nadadala sa loob ng church at tayo ang nai-influence. The church was set apart to be the light of the world, to be the example, to be the embassy of heaven, to the point that Christians are called ambassadors of Christ. Therefore, a church must be distinct. Hindi tayo dapat na madaling maipagkamali kahit kanino na lamang. Our lifestyle, the way we live, the way we go through life must be distinct because we are a people set apart by God for His glory and for His holiness. Is there any tempter in this congregation na ikaw mismo, kapatid, nagiging dahilan para may magkasala? Ikaw pa itong nag-iimpluwensya. Ikaw pa itong nagdadala sa ibang tao sa karumihan. There is Pergamum in some Christians, and the Lord said that we should repent. Hindi na nga natin nadadala sa tama, dadalhin pa natin sa mali. And so we become doubly responsible. There are Christians that are promoters of errors. Mga magsusulsol. Alam na nila na itong taong to may pagka-rebellious ang nature, susulsulan po. Pumapayag kang ginaganyang-ganyang ka, labanan mo. Aba, may karapatan ka, anak ka ng Diyos. Ginagamit pa ang Diyos. Mga tao na ginagamit nila ang bibig nila to cause other people to sin. Pinipersuade pa. There was another sin of this church. The church at Pergamum. And that was tolerating the Nicolaitans. Sabi ni Lord, eh kayo, meron pa sa inyo. Sunod kayo ng sunod, binabayaan nyo lang yung mga Nicolaitans. Sino ba yung mga Nicolaitans na yan? Isa po silang grupo, isang sekta ng mga tao sa loob mismo ng church that worked out a compromise with pagan society. At sinasabi nila, huy, para naman huwag ma-weirdan sa atin yung mga non-Christians. Eh, makisama naman tayo sa kanilang mga ginagawa. Let's speak their language. Let's dress the way they dress. Let's attend their parties. Let's socialize with them. Para naman ma-win natin sila for the Lord. At marami mga ganyang tao, nakikiyug-yug dito, nakikiganyan doon, nakikisama dito, para sabihin para do, para naman huwag silang ma-weirdan sa atin. Eh ano kung ma-weirdan sila, eh, talaga namang weird tayo. If you will define weird in the sense that out of the normal, hindi kasama ng karamihan, kakaiba. Pag hindi na tayo kakaiba, wala na tayong ipinagkaiba. At pag wala na tayong ipinagkaiba, eh baka naman katulad lang talaga nila tayo. We don't strive to be weird. We don't try to be weird. But Christian, if you really will be a true Christian, there are areas in your life when you will really be considered by this sinful world weird. Eh ano? Ano ba nang pinapahalagahan natin? Ang iisipin ng tao na hindi maka-Diyos o ang iisipin ng Diyos mismo? Napakadalas ang pinapahalagahan natin ang sasabihin ng iba, eh bakit sila bang lumikha sa inyo? Eh bakit pagka ba kayo nahuhulog sa bangin, eh sila ba ang dinadasalan nyo? Pag ba tayo naghihirap, eh sila ba yung tumutulong sa atin? Pag may sakit ba tayo, sila yung nagpapagaling sa atin? Di naman. So dun tayo sa lumikha sa atin, dun sa nagsusustain sa atin, nagpapagaling sa atin, dun tayo magsipsip. Hindi dito sa world. We are very, very, very much into this. We are trying very hard to be acceptable and to be liked. But if we are true Christians, there will be areas in our lives that non-believers will really dislike. And that becomes a proof that we are really in the Lord. And Pergamum tolerated the Nicolaitans. Yung mga OA, ang pagtuturo ng grace. Yung, hoy, we are under grace, we are not under the law. Kaya wala nang inobserve na law kahit ano, at lahat na lamang ay ipinaghampasan ng sarili sa lahat ng pwedeng gawin. People that lived in licentiousness.
thinking that Christian liberty was equal to the freedom to practice idolatry, immorality, and all kinds of sinfulness. Inabuso ng mga Nicolaitans ang concept of Christian liberty. They compromised with the world. The great sin of Pergamum was being lax to compromisers. Sino ba ang mga compromisers? Isa-isahin natin. Hindi ito bato-bato. Ito'y hollow block sa langit. Ang tamaan, huwag magalit. Sino ba mga compromisers na Christian? I'll be direct. Mga Kristiyano, na alam na natin na ang baptism ay para sa matatanda who have already accepted the Lord Jesus Christ e nag-aanak pa ng mga batang binabaptize. Compromiser yun. Alam na natin na ang mga piyesta is in honor of the saints, which is idolatrous, na may miyesta pa. Compromising yun. Alam na natin that it is unbiblical yung mga Santa Cruzan, that it is idolatrous, sumasagala pa. Pinapasagala pa ang mga anak. Sabihin, paano baka magalit ang barangay? Nakakahiya naman sa kwan. Kasi ang kapatid ko, yung pinsan ng nanay ko, ang hermano mayor, hindi kami makakatanggi. At ang Diyos, tatanggihan nyo. Compromising yun. Yung alam na natin na masama sa katawan natin yung mga drugs, mga alak, mga sigarilyo, kaya tayo patuloy na ginagawa pa natin yon at tuloy pa natin tinotolerate yun, o kaya patuloy natin itinitinda yon. Compromising yun. Ito yung mga tao na nakikipag-tango with the devil. Nakikipag-waltz with the evil one. Alam na natin na masama ang mga idols, nakikiparticipate pa tayo. Nakikisali pa tayo sa practice dahil gusto nating maging popular sa ating barangay. Hindi bali na maging unpopular tayo sa langit. Mga tao na alam na natin na galit ang Diyos sa mga manghuhula at mga mangkukulam, ipanay pang pahula at pakulam. May ipinapakulam pa. Mga tao na alam na natin na masama yung at hindi totoo at hindi tayo dapat nakikisama sa mga practice of witchcraft. Meron ng, huy, ang sumasakit ang siya ng anak ko, lawayan mo naman, baka mo nausok, ikaw naman, sige, malawayan na nga. It is an act of witchcraft. That is compromising. Alam na natin na masama at ganito, masama ang ganong activity, nakikisali pa tayo. Dahil para naman tayo popular, para huwag silang magalit, di bali na magalit ang Diyos. That is compromising. By that standard, brothers and sisters, makoconsider kaya natin ang church na ito as Pergamum? A church of compromisers? Hindi tayo naninindigan sa ating pananampalataya sa kagustuhan natin to gain from men, from what people will say. Mga tao na sumusunod sa pamahiin. Ang nagiging governor of our life ay yung mga pamahiin. Ang sinusunod natin ay ang batas ng Diyos, hindi ang mga pamahiin at kasabihan. Dapat natin igalang ang matatanda, marami silang alam, pero hindi lahat ng alam nila ay tama. At hindi lahat ng itinuturo nila sa atin ay dapat sundin. Oras na sumusunod tayo sa mga pamahiin, sabi na iba, wala namang mawawala, mayroon. Sinasabi mo na ikaw man ay sumusunod sa batas ng kadiliman at sa batas ng takot. This is the law of fear and the law of darkness. This is not the law of God. Sabi ni Lord, I am the light, and if you are in me, you will walk in the light. Yung pagka may namatay, ang anak mo ay inaabot para ipalipat-lipat sa ibabaw ng atauli, yung maiabot na nga, baka may magalit pa. Pagkakataon na yun para manindigan, para sabihin mong, ang Panginoon ang makakapagsabi sa atin kung anong tama at mali, at walang kaluluwang bumabalik. Pero habang inaabot mo yung anak mo doon para ilipat-lipat, para madaling sinabing, oh sige na nga, patuloy na kayong maniwala na may kaluluwang ang bumabalik. And this is ungodliness. We are the salt of the earth, the light of the world. Kung gagawin natin ang ginagawa ng mga tao nasa kadiliman, paano natin sila madadala sa liwanag? At eto, gusto ko kayong hamunin. Yung mga tao na nag-a-accommodate, hindi yan effective soul winners. Don't tell me that you accommodate to continue to have a good relation so you can bring them to the Lord. Nasa na ang nadala nyo. Walang compromiser na nakakapagdala sa Panginoon. Dahil pag nagsalita ka na tungkol sa Panginoon, yung tao mismo that you cooperate with in sin, hindi maniniwala sa'yo. At pag nagkataon na yung taong yan ay nakakilala sa katotohanan sa ibang tao, sa ibang lugar, babalikan ka, sasabihin niya sa'yo, alam mo na pala nun, kinukonsenti mo pa ako.
Alam mo na palang mali, hindi ka pa kumibo. Ano kang klase? Meron na ba sa ating nasumpatan na ganun? Na meron tayong mga kaibigan, kakilala, hindi tayo kumikibo na tayo born again Christian. Tapos na born again sila somewhere. Tapos nagkita kayo. Sabi, born again ka na pala, hindi mo sinasabi sa amin. Ano ka ba? Sinolo mo na. Alam mo na pala yung mali. Nakikipag-abutan ka pa ganun sa ibabaw ng ataol. Alam mo na palang mali, inanak-anak mo pa yung anak ko. Sana sinabi mo na sa akin na ang baptism should be for those that are already saved. At nang naitanong ko naman sa iyo kung, eh, paano ba nasi-save? Mapag-usapan man lang ang salvation. Pero marami sa atin, mga kapatid, eh, walang buto. Ayaw natin na tayo'y tanggihan ng tao. Ayaw natin na maging unpopular tayo. Di bali na if the Lord is neglected in our lives. Napakarami pa na pagko-compromise. Mga tao nagpapapayo, papayuhan natin ng mali. Dahil alam natin, yun ang gusto niyang marinig. Ngayon, para magustuhan niya yung payo natin, ipapayo natin yung mali kahit iba ang sinasabi natin yung Holy Spirit. Napakarami nating compromising situations. Mga friends who know that their friends live in immorality, pero hindi nila pinagsasabihan. Sila pa itong kasikreto. Sila pa itong pirmi nag-uusapan ng mga bulong-bulungan at lihim-lihim. They are partners in crime. It's a shame. It's a shame for Christians to be like the people at Pergamum. Sabi ng 1 Corinthians 6:12, everything is permissible for me, but not everything is beneficial. Everything is permissible for me, but I will not be mastered by anything. In 1 Corinthians 10:23, everything is permissible, but not everything is beneficial. Everything is permissible, but not everything is constructive. And then verse 24, nobody should seek his own good, but the good of others. Ano pong kinalaman ng mga verses na ito sa pinag-aaralan natin? Bago tayo gumawa ng isang bagay, lalo bagay na medyo questionable, meron pong apat na test na dapat nating itanong, na hinango natin sa mga verses na ito. Is it beneficial? Is it beneficial for me? Is it beneficial for others? Kapaki-pakinabang ba itong gagawin ko na ito? Pangalawa, is it not enslaving? Sabi ni Paul, oo nga, masarap ngang laging nag-dessert pagkakain. Pero there are times na hindi ako magde-dessert para hindi naman ako maging alipin ng dessert, na every time tuloy kakain ako, naghahanap akong dessert. Oo nga, hindi naman masama na uminom ng ganitong soft drink. Pero there are times when I like to drink that I will not drink para hindi ako maging alipin itong soft drink na ito na lagi ko na lang siyang hinahanap. Oo nga, ang gusto ko laging suot ay komportabling sapatos. But there are times when I wear something that's not comfortable so that I will not be a slave of comfort. Ibig sabihin, may mga bagay na parang hindi masamang gawin, pero pag nagiging na natin silang Panginoon, ang buhay natin ay hindi na kumpleto pag wala sila. Hindi na tayo mapakali pag wala sila. That is an idol. Hindi mo kailangan na ribulto na ganun, na nilalagyan ng mga ilaw-ilaw para lang maging idol. A habit can be an idol. Yung ating routine sometimes is an idol. May mga taong hindi na makakain ng sandwich na walang mayonnaise. Mayonnaise na ang idol. Ang point natin dito, we must be free from these things. If they are there, that's fine. But if they are not there, it should still be fine. And we should do something that we don't want to do every now and then for practice so that we don't become slaves of the things that we like to do. Parang tao, meron kang nobyo, meron kang nobya, may asawa ka. Hindi ka na lumigaya pag hindi mo nakita maghapon. Dapat ngayon, tikisin mo ang iyong sarili every now and then sapagkat yan na ang iyong nagiging Panginoon. We must be able to survive without any of these things. Dahil pag hindi na natin kayang mabuhay ng walang isang bagay, walang isang habit, wala nito, wala niyan, it is already an idol. And that is the deeper meaning of idolatry. Kaya gigil na gigil ang mga ibang Christian doon sa mga rebulto, sabi nila idols, kasi ipinapalit ng mga Christian sa Diyos. Imbes makipag-usap direct, hindi na ako makakapag-pray pag walang visual aid. Hindi na ako pwede mag-pray pag walang tagabilang ng mga buto-butong ganyan. So, nagiging idol. Kung yun lang naman, hindi yun masama as it is. But if you can no longer pray without it,
Sino eh, kasi feel na feel ko ang presence ng Diyos pag nakikita ko yan. Ibig sabihin, God is not enough. Kailangan naman ng visual aid. That's why it becomes an idol. And we must be free from these things. We must be able to pray with or without these things, and better without. We should be able to come to God without the help of a visual aid. Dahil, paano na pag wala, di hindi ka na makakapanalangin. And the Lord likes us to be free from these things. Sabi ni Paul, everything is permissible, but not everything is beneficial. And I will not allow anything to master me. Minsan, master tayo ng mga habits natin. Kape in the morning, pagising kape. There are times when you have to deny yourself. Dahil ba, sabi mo, naku, hindi pwede ako mag-survive ng walang kape. Idol mo ang kape. Isa lang ang pwedeng idol na sasabihin natin, hindi ako pwede mag-survive pag wala yon. At yun ay ang Panginoon. Sabi namin ako, hindi ako makakasurvive kung wala ang husband ko. Bakit naman nagsusurvive ang mga nagiging widows? Idol! Pag wala na itong bagay na ito, hindi na ako pwede mag-enjoy sa buhay. Idol yun. Self-denial has a virtue because it sets us free. Pag nakita ni Satan na hindi ka na mabubuhay pag wala ito o wala yon, gagawin na niya ngayon na mahirap makuha yon, but you have to sin to be able to get it. And then you are willing to commit sin to get it dahil hindi ka na nga mabuhay kung wala yon. Kaya kumisan mga kapatid, mayroong mga bagay na mahalaga sa atin, kinukuha ni Lord eh. Nakita niyo si Isaac. Ang tanda-tanda na ni Abraham nang ipanganak si Isaac, 100 years old, thereabouts, kaisa-isang anak na legal, sabi ng Panginoon, si Isaac kunin mo, ialay mo sa akin. Bakit kaya hiningi naman ni Lord na si Isaac ay ialay ni Abraham? Isa lang na nakikita kong reason, maaring si Isaac ay nagiging idol. Siguro nung araw ang Abraham, pagising sa umaga ay pray agad. Ngayon may anak na, ay punta na sa anak, alaga na sa anak, at sabi nga ng kanta ni Freddie Aguilar, pati pagtulog ay tinititigan. Naging idol si anak. Ba hindi masamang mahalin ang anak, dapat. Pero dapat mas mahal pa rin natin si Lord. Marami mga magulang, wala nang tayo mag-quiet time dahil sa anak. Wala nang tayo mag-worship dahil sa anak. Kaya tuloy, ang anak, imbes maging blessing, naging parang sumpa. Hingi ng anak sa Diyos, at nung magkaanak, ay hindi na ngayon magkaroon ng oras sa Diyos. Baka bawiin ng Diyos ang anak na yan. Tulad ng hiningi niya si Isaac kay Abraham. Pag may mga bagay, mga tao, mga habits, na inilalagay natin sa pagitan natin at ng Diyos, kukunin yan. Kung ayaw niyong mawala yan, ilagay niyo sa tabi, hindi sa gitna ninyo ng Diyos. Don't allow a person, a thing, a habit, an idea, an ambition to become your God and idol. Because God is a jealous God. Huwag natin kakalimutan ang sabi niya, for I, your God, am a jealous God. Sabi ni iba, eh bakit Diyos naman, seloso pa? That is a righteous jealousy. Reasonable jealousy. Katulad nga ng mag-asawa, kung inyong asawa ay nakipag-shake hand, nagselos kayo, bay unreasonable yan. Pero kung ang asawa niyo ay nakakalong na sa iba, hindi pa kayo nagseselos, something's wrong with you. Ganon din yon. Ang Panginoong lumikha sa atin na dapat lang nating pagsilbihan at dapat nating sambahin at dapat bigyan ng number one attention, pag pinalitan natin ng iba, dapat lang siyang magselos. It's a correct form of jealousy. Rational jealousy, not irrational. Meron ba kayong hawak ngayon, tao, bagay, ambisyon, ideya, na nagiging isang idol? Kayo na ang magkusang mag-alis. Huwag niyong hintayin na ang Panginoon nang pumasok sa eksena at alisin niya. The Lord will not tolerate any rival in our worship. At yung mga tao na lumalabag doon, napapatunayan nila isang bagay sooner or later, that Jesus is Lord. Na siya pala talaga ang masusunod. Mabait siya, pero siya ay firm. Hindi siya lax tulad ng Pergamum. Sa Panginoon, ang mali ay mali. And God is respecter of no persons. Don't think that because the Lord has been good and gracious to you, eh lagi ka nalang makakalusot. Be sure that your sin will find you out. Sabi ng 2 Timothy 2:19, the Lord knows who are His. Everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness.
Lahat ng nagsasabing ako'y sa Diyos, dapat talikuran ang lahat ng uri ng kamalian at kasamaan. Pergamum was guilty of being too soft, too lenient to wrongdoers. I do not want our church to be a Pergamum. And if in some degrees we are, we like to be revived. And we do not want to continue being like Pergamum. We will not tolerate things that break the law of God in our midst. Hindi tayo hukom ng isa't isa. Pero hindi tayo magbibingi-bingihan at magbubulag-bulagan sa pagkakamali ng isa't isa. We have to go to the person, rebuke the person in love and tenderness. Now, brothers and sisters, before you immediately announce to the whole congregation the sins of other people here that you know, that's not the right thing to do. Sabi sa Bible, if your brother has sinned and has sinned against you, na-offend ka, pumunta ka sa kanya. Kayo lang dalawa, mag-usap kayo, ipanalangin mo siya. At pag yung kapatid mo na yun ang nagbago, you have regained your brother. At pag hindi pa siya nakinig sa'yo, magdala ka pa ng isang mature believer at kausapin ninyong dalawa at ipanalangin ninyo. At matapos hindi pa rin siya makinig sa inyo ng mahabang panahon, sabihin niyo sa elders of the church. And let the elders of the church go to them and minister to them and guide them. At pag hindi pa rin siya nagbago, ang sabi sa Bible, tell it to the church. And let this person be treated as a Gentile. Yan ang hindi na ginagawa ng maraming churches ngayon eh. Yung amputation, yung pagputol, yung operasyon, we tolerate everybody. Sabi natin para maraming umaattend. Aanin mo naman ng marami na yung mga kabulukan nating lahat ay nagkakatulong-tulong para lalo tayo maging bulok. Surgical procedures must be resorted to by the Lord. And so must the church. There are times when we have to discipline people who continuously and insistently live in sin. Pagka hindi na strong ang ating stand on sin, wala na tayong reason to be a church. Club na lang tayo. Society na lang tayo. Pero hindi na tayo church. And so, is there a Pergamum in this church? Is there a Pergamum in us? Tayo ba mismo yung mga alam nating mali, tinotolerate natin? Nasa isang committee ka ba yung kapwa mo member, chismis ng chismis sa leader nyo? Tinotolerate mo lang, nakikichismis ka pa. Merong isang chinichismis-chismis tong isang tao, ay sabihin mo, oh, hindi yan ungodly. According to the 4 tests, hindi yan beneficial, ha? And chismis can be what? Enslaving. Hindi yan constructive. Hindi yan nakakatulong, nakakasira. It's not good for others. So what do you do? Imbes na tabihin mo sa akin lahat ng sinasabi mo tungkol sa kanya, pumunta ka sa kanya at sabihin mo sa kanya. Yun ang tama. Pero pag pinayagan natin, na busa ng busa sa atin, pakinig lang tayo ng pakinig, we are practicing what the Nicolaitans practiced. We compromise. We should discourage people from making gossip with us. At sabihin natin, o galit ka pala dun sa tao, pumunta ka dun, at sabihin mo. May reklamo ka pala dun sa tao, dun mo sabihin, huwag sa akin, dahil kahit sabihin mo sa akin at sa buong barangay, wala pa rin mangyayari. Sa kanya mo sabihin, nang matiyak mo sa kanya kung tama ba o hindi ang iyong paratang. At kung tama ka, eh ipanalangin mo siya para siya magbago, huwag mo siyang chismisin. Dahil anong mangyayaring chismisin mo siya? Sabi nga, from the same mouth come blessing, praise you Lord, praise you Lord. Tapos, hoy, alam mo yung kapatid natin na yan, ganyan yan, ganyan yan. Pwede daw bang manggaling ang malinis at maruming tubig sa iisa lamang na bukal? Pero ang bibig daw natin, pinanggagalingan ng masama at mabuti, something that should not be tolerated. Mga kapatid, let's repent. Alam ko naman eh, nangyayari talaga yan sa ating lahat. Pero hindi dapat patuloy na mangyari. Binibiro lang natin ang Diyos. At binibiro lang natin ang ating pagpunta sa church at pag-attend ng Bible study, kung matapos marinig ang lahat ng ito, hindi naman gagamitin. Lalong bumibigat ang ating kasalanan habang nalalaman natin yun, tapos patuloy nating ginagawa. At dapat talaga, itigil natin yan. This church must be revived. And the revival of the church must start with the revival of every person. We should stop tolerating sin. We should stop making ourselves instruments of sin. And we should stop living in sin, if at all we do.
Akala naman ng iba, yung living in sin, idolatry lamang at stealing and immorality. Yung patuloy na lagi nagkikriticize, lagi nagre-reklamo, that is sin. It creates lots of rebelliousness and lots of unhappiness. Yung ayaw makinig, matigas ang ulo, that is sin. At yun na nga, patuloy natin sinasabi, hindi mo ginagalang yung iyong katawan, ginagawa mong instrument of wickedness, that is sin. And what did the Lord say in Revelations 2 verse 16? Repent, magsisi. Repent therefore, otherwise I will soon come to you and will fight against them with the sword of my mouth. Sabi niya, magsisi kayo at kung hindi ako'y pupunta sa inyo. At anong dala ni Lord? The sword of truth. The sword which is the word of God, which is truth. Who will pass the test of truth? Kung biglang dumating ngayon si Lord to give us that test. And yet the Lord not only warned them, but the Lord also reminded them of the rewards to overcomers. In verse 17 he said, I'm going to give you the hidden manna, the food that is unknown to others. And I'm going to give you a white stone that only you will know and recognize. Whatever it means, I'm sure it means one thing. Blessing yun. That the Lord is going to bless us in whatever area that we need blessings in our lives. Compromise is hated by God. Either you are hot or you are cold. Hindi pwedeng lukewarm. Hindi pwedeng nandito ka ngayon, evangelical ka ngayon, mamaya ikaw'y gano'n naman, iba-iba na naman ang iyong relihiyon, pag ganyan-ganyan ka, palipat-lipat, pag Linggo ay ikaw ay evangelical, pag Miyerkules ay ikaw'y ganito, pag Biyernes ay gano'n ka, paiba-iba. Sabi ni Lord, I am going to throw you out of my mouth because you are neither hot nor cold. So tayo, everything is black or white. Kung tama, tama. Kung mali, mali. Hindi yung mali ni, case-to-case basis. You know, we want to be popular with people. Mabuti lang sana kung talagang there is genuine confusion. But there is very little genuine confusion in our hearts. Most of the time, we really just simply compromise. Those that are in a very confused state right now, I pray that the Lord will deliver you to the truth. But don't stay in it too long. But very little percentage of people that go between right and wrong are confused. People who go to wrong know it's wrong. Ngayon, merong konting-konting wrong nga ba o tama, pinag-aaralan pa nila. Don't let that awkward moment prolong. The word is the truth. And Jesus said, the truth will set you free. We must be free from this. We should stand pure in teaching. Remember, ang naging kasalanan naman ng ibang churches, sobra silang naging judgmental sa mali. Hindi yun ang hinihingi ko sa ating mga kapatid ngayon. But let's be strict with ourselves. I-judge natin ang ating sarili. Sabi rin sa Corinthians, for if we judge ourselves, we will not be judged. Maging strict tayo sa ating sarili. Hindi sa iba. And yet, pag mayroong mga iba na patuloy sila na nabubuhay sa kamalian at nagtuturo ng mali, huwag nating itolerate. I-rebuke natin in love. Let's go to them. Confront them. Pray with them. Pray for them. But don't talk about them behind their back. That is evil. We need this kind of personal revival. Panahon na po mga kapatid, para huwag tayong maging lax. Huwag yung maging todo pasa. Huwag yung sige ng sige. We should stand up for what is right. In silence, let's be alone with God and look at our lives. Tanungin natin ating sarili. Am I a compromiser? Na para na lang walang masabi yung iba, para wag ako mapintasan, wag silang magtampo, compromise na lang ako. Are we compromisers? The Lord said, repent. It is the spirit of Nicolaitanism to compromise. Maybe we don't compromise, but ask ourselves, do I promote compromise in people's lives? Na sa pagko-compromise nila, hindi ko sila nire-rebuke, tinotolerate ko pa. At maaaring itanong din natin sa ating sarili, ako ba ay nakikisali sa patuloy na kasalanan?
At ang pinakamasama nitong pwede nating itanong, ako ba ang nagiging dahilan para magkasala ang iba? Na ang buhay na ibinigay sa akin ng Panginoon para sa bigyan ng luwalhati, ay ginagamit ko para siya labanan. Let's be alone with God. Hilingin natin sa Espiritong Banal, kausapin tayo, to convict us of laxity. And let's repent if there's anything to repent for. God listens.